Ika-anim ng Disyembre, Biyernes sa unang linggo ng Adbyento, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pag-alis ni Jesus sa bayan ng Kapernaum, sumunod sa kanya ang dalawang bulag na lalaki na sumisigaw, "Anak ni David, tulungan mo kami." Pagdating niya sa bahay, inabutan siya ng mga bulag at sinabi ni Jesus sa kanila, "Naniniwala ba kayo na may kapangyarihan ako para gawin ang gusto ninyong mangyari?" At sumagot sila, "Oo, Ginoo." Hinipo ni Jesus ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari sa inyo ang inyong paniwala." At nabuksan ang kanilang mga mata. Mahigpit naman silang tinagubilinan ni Jesus, "Mag-ingat kayo at huwag sabihin ito kanino man." Ngunit pagkaalis nila, ipinahayag nila siya sa buong bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ipinahayag nila siya sa buong bayan. Sa diyabang matigas ang ulo ng mga pinagaling ni Jesus, opuspos sila ng galak kaya't nalimutan na nila ang kanilang pangako. Dalawang bagay ang pinahahayag sa Ebanghelyo ngayon. Una, ipinakilala rito kung sino si Jesus. Naganap ang pagpapagaling sa mga bulag upang ipakilala sa lahat kung sino si Jesus. Siya ang anak ni David, ang itinakdang magliligtas sa mundo. Subalit, sa konkretong buhay ng mga bulag, iniligtas sila ni Jesus mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Ikalawa, ipinahahayag ang tugon ng mga nakatanggap ng biyaya mula sa Panginoon. Dahil pinagaling sila ng Panginoon, hindi napigilan ng mga dating bulag na ipamalita ang kagandahang loob ng Diyos. Natural na humulagpos sa kanilang mga labi ang pasasalamat sa pamamagitan ng pagbabalita sa iba tungkol sa kabutihan ng Diyos. Pagsasagawa, kung mabuting balita, dapat ipamalita. Awitin natin, "Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan?" Thank you.